Ang tama, no? Ano ba? Okay. Nasunod? Then, ito, green peas kasilaw para. Green peas. Ang dami pa lang sakog dyan. Oo. Oh. Then, ito na. Ilagay natin yung ating... Meatloaf. Meatloaf. Yan. And then, yung ating sausage. Yan. Oh, di ba? Ang dali lang. Yes. Oh. Ikaw ba na, Chris? Anong experience mo? Nakaranas ka na ba ng mga ganong pangyayari? Hindi ba? Hindi pa, master eh. Hindi pa, no? Hindi pa talaga. Kasi yung lugar namin, Quezon City lang kasi ako. Wala akong probinsya. Ah. Yung lugar namin mataas. So, hindi talaga kami nadadaanan ng baha. Lagyan natin ang tomato sauce, Chris. Sige po. Alam mo, sa mga nangyayari ngayon sa panahon, parang nakakayanig, di ba? Buhol. Nakakayanig talaga. Tapos parang sunod-sunod, master. Okay. Pero sana lahat ng Pinang hindi mapanghinaan ng loob. Ayan nga. Yes. Ayan din ang chicken stock. Alam mo kasi sa atin, sa bansa natin, ano tayo eh? Anong tawag yan? Survivor. Oo, palang ngiti nga tayo kahit may problema tayo. Oo naman. Kaya ako, sa bundok ako nakatira, sa Davao. Sa Davao? Oo, kasi wala. Ah, so ang parents mo ang nasa... Sa Leyte. Sa Leyte. Wala. Ilan, sinong nandun? Parents mo? Tatay ko, nanay ko, kapatid ko lahat nandun doon. Dalawa lang kayong magkapatid dito. Mm-hmm. Hindi ko alam. Lugro family, hindi ko alam. Kasi may iba pa daw lugar na hindi pa napupuntahan. Yan ang salt. Kasi nga, paano nila masasakluluhan eh? Hindi na nila ma... Walang madaanan. Di ba? Walang madaanan. Huwag kang mawala ng pag-asa, Chef. Basta magdasal ka lang. Oo nga eh. Alam mo naman si Lord, lahat posible kay Lord. Patatas. Ay, ito pa ba? Ay, ano pa ba? Yan. Carrots. Then, resin. Parang busog na ako sa ganyan pa lang. Ganyan pa lang, no? Sa patatas at sa carrots at sa resin okay, okay pa lang at sa green peas. Yes, naman. Kinakailangan sa pagluluto ng minuto, katulad dilata, pakuluan mo ng husto. Huwag mo yung parang half-cook lang kasi nga po yung dilata. Ika nga, masarap naman pwedeng kainin, pero mas maganda pa rin yung kulong-kulong, lutong-luto. Tulad nitong ginagawa natin, di ba napakaganda, kita mo kulay, no? Napakasarap tingnan. Kaya kasi kailangan sa atin, lalo-lalo sa tag-ulan, lalo rin baha, o ano man, kapag prepared ka na. Saka dapat may, ano talaga tayo, may mga emergency kit tayo, may mga, pag, ano may parating na yung bagyo. Oo. Dapat ready ka na sa pagkain, sa tubig. Tama ka. Alam mo yung mapapayo ko dyan, Chris? Mapapayo ko dyan? Dapat lahat ng tao sa mundo, kaya Pilipinas, o ano man, masanay tayo kumain ng kamuting kahoy. Kasi ang kamuting kahoy, kahit na bumagyo, katulang gabi, yan itanim ng marami, hindi puro palay. Pagpalay kasi binawalan ang pagkain. Pero kung nasanay ka ng gabi, kamuting kahoy, kasaba, kamote, ubi, o kaya yung ang tawag patatas, kung nasanay ka ng ganun, maging vegetarian, buhay na buhay ka. Kasi pagka umaasa ka sa palay, hindi ka masanay, mahirapan ka. Kaya dapat ngayon pa lang sa ating bansa eh, napakalawak ng ating bansa, di ba? Opo. Dapat taniman ng gabi, kamuti, yan dapat itanim natin. Kasi hindi nakakalason, gawa ng hindi na baba. Kahit mabasa, dinaganan man ng kahoy, buhay talaga pa rin yung gabi, oo. May kung nalaman yun ah. Ayan, Chris, kunting na lang at luto na itong ating minuto dilata. Lalagay natin to sa mga boxes yes. Sa pagbabalik ng... Kusina Master! Ayan, Chris, replating na kita rito ha. Palalagyan kita ng para sa'yo. Ang daming sahog. Wow, ang ganda, di ba? Yes. So, hindi lang kailangan yung nag-iisip ka na puro lata. Kung hindi, ayan. Pati yung dilata natin may lasa. Oh, ayan. Tapos, may sabaw. O, di ba? Ang ganda, oh. Para naman ganahan, hindi lang yung... Pagod ka na. Pag nakakita ka ng ganito ka, kaganda ng ulam, di ba? Masarap. Masarap. Nakakagutom nga eh.